What's up, your best here. Bakit nga ba natin inilalagay sa mga halaman ang mga balat ng itlog o eggshells? Marahil ang isasagot mo ay upang magsilbi itong fertilizer o pataba sa mga pananim. Subalit batid mo ba na hindi mo lamang dapat basta-basta ilagay ang mga ito sa halaman? Halika at aking iisa-isahin ang wasto at epektibong pamamaraan ng paggamit nito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Papaano nga ba ang tamang pamamaraan o paggamit ng balat ng itlog? Sapagkat kung minsan pa nga ay makakakita tayo na itinutusok na lamang ito sa mga dahon ng pananim o di kaya naman ay basta-basta na lamang inilalagay ng buo sa puno ng mga ito. At ang mga pamamaraang ito ay hindi epektibo. Sapagkat ang mga sustansya o mineral na nasa balayan o balat ng itlog ay hindi pa plant ready o hindi pa na-decompose upang ma-absorb ng mga halaman. Kaya narito at iisa-isahin natin ang wasto at epektibong pamamaraan kung papaano mo nga ba magagamit bilang organikong pataba o fertilizer ang balat ng itlog. Hugasan ng itlog. Mabuting hugasan at linisin muna ang eggshells o balat ng itlog at alisin ang mga natitirang itlog o egg yolk sa mga shell nito. Matapos hugasan ay ibilad ito sa araw upang matuyo at upang ihanda naman sa ikatlong proseso at upang mamatay ang ilang mga bakterya nito gaya ng salmonella. Kapag tuyo na ang mga ito ay maaari mo na itong durugin o ipulverize gamit ang matigas na bagay o di kaya naman ay gamit ang blender. Bakit nga ba natin kailangang ipulverize o durugin ang mga eggshells? Ang eggshells ay binubuo ng calcium carbonate na siyang secondary o pangalawang nutrients na kailangan ng mga halaman upang maging malusog o healthy. Ito ay nagbibigay tibay sa mga cell walls ng mga halaman na kung sa tao nga ang calcium ay nagbibigay tibay sa ating mga buto. Sa mga halaman naman, ito ay nagbibigay ng sigla at lusog sa kanilang mga cell walls. Kapag tayo ay magpupulverize na o magdudurog ng mga balat ng itlog o eggshells, lalo na nga kapag ginamitan natin ito ng blender, ay iwasang malanghap ang alikabok at usok nito sapagkat ito ay hindi mainam sa ating kalusugan. At dahil pulverized na nga ang balat ng itlog o ang mga eggshells, ay maaari na natin itong gamitin bilang calcium fertilizer. Gamit ang ganitong uri ng pataba o organic fertilizer, ay maaari tayong makaiwas sa pagkabansot ng mga halaman o di na paglaki, pagkulubot ng mga pasibol pa lamang na dahon, pagkalagas ng mga bulaklak bago pa nga ito maging ganap na bunga, halimbawa na lamang sa sili o kaya ay kamatis, at ang pagkakaroon ng damage o deformity sa mga bunga nito. Ang mga pino at pulverized na mga eggshells ay maaari mo nang ibudbod sa puno ng mga pananim. Maaari din itong ihalo sa mga lupa na gagamitin mo pa lamang sa pagtatanim. Nakatutulong ito upang mabawasan ang acidity ng lupa at ma-improve naman ang soil drainage. At batid naman natin na ang isa sa mga dahilan kaya tayo namamatayan ng mga halaman ay dahil sa overwatering. At ang mga pulverized na mga balat ng itlog o eggshells ay makatutulong upang mas madaling ma-absorb ng lupa ang mga idinilig nating tubig. Kung sakali naman na mayroon kayong problema sa mga suso o mga snails na makikita mo sa iyong mga halaman,
ay maaari ka namang maglagay ng mga dinurog na balat ng itlog subalit hindi pino. Dahil iniiwasan nila ito sapagkat para sa kanila ito ay animoy basag-basag ng mga salamin at iniiwasan nila ito. Ikaw, ano ang ginagawa mo sa balat ng itlog? Diretso na agad ba sa basurahan? Kung isa kang plantita, bakit hindi mo ito subukan? Nakakita ka na ba ng double egg yolk na itlog habang ito ay iyong binibiyak? Napakasayang pakiramdam. Subalit mapapaisip ka siguro, ano nga ba ang maaari nitong maging kahulugan? Swerte nga ba ito o isang kamalasan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga natatanging kahulugan ng pagkakakita mo ng dalawang piraso ng dilaw ng itlog habang iyo itong binubuksan at maaaring magulat ka sa iyong matutuklasan. Maraming matatandang paniniwala dito sa atin sa Pilipinas na kaugnay nga ng dalawang egg yolk sa loob ng isang itlog. Ayon sa mga matatanda, ito daw ay simbolo ng swerte at kaligayahan sapagkat ito ay nangyayari lamang isa sa bawat 1,000 piraso ng itlog. Ayon naman sa ilan, ang pagkakakita mo ng dalawang dilaw ng itlog ay maaaring nangangahulugan ng dobling beses o dami ng isang pangyayari na maaaring mangyari sa iyo sa mga darating na panahon. O kaya naman ay posibleng indikasyon ng isang ina sa inyong angkan na magsisilang ng kambal. Subalit bakit nga ba ito nagaganap? Mayroon bang mas malalim pang kahulugan ang mga bagay na ito? Halika at atin itong isa-isahin. Gaano nga ba kadalas nagaganap ang pagkakaroon ng double egg yolks? Ayon sa British Egg Information Service, isa lamang sa bawat 1,000 itlog ang may dalawang egg yolks. Kaya naman, kung makasumpong ka nito ay napakaswerte mo na sapagkat ito ay bibihira lamang. Kung minsan naman, makakatagpo ka nito sa loob ng isang karton ng itlog na lahat ay double egg yolks. Ito ay sapagkat sa production pa lamang ay inihihiwalay na nila ang mga double egg yolks. Sapagkat pinaniniwalaan nila na ito ay hindi na mapipisa pa. Ang double egg yolks din ay karaniwan sa mga manok na native or organic na breed. Swerte nga ba kung makakatagpo ka ng double egg yolks? Ang sagot ay oo, sapagkat ito ay napakabihira lamang. Ngunit marami pa rin kaakibat na pamahiin ang pagkakakita mo dito, gaya ng mga sumusunod. Una, kung sakali na makatagpo ka ng double egg yolks habang nagluluto ka, ito ay maaring indikasyon ng kamatayan ng isa sa iyong malapit na kamag-anak. Pangalawa, kung sakaling makakita ka ng double egg yolks, huwag mo itong ilagay sa liwanag dahil magdudulot ito ng kamalasan. Pangatlo, kung may double egg yolk ka na makita, mas mainam itong gamitin sa pagluluto ng cakes upang mas maging maswerte ka pa. Pang-apat, maaari mo ring itapon sa iyong likuran o sa gawing balikat ang dalawang egg yolks upang makontra mo naman ang mga paparating na kamalasan. Ano-ano nga ba ang kahulugan ng double egg yolks sa ating buhay pananampalataya? Halos karamihan ng relihiyon ay naniniwala na ang isang itlog ay simbolo ng mundo, simula, kapanganakan o pagbabago. Kung kaya mapapansin mo na ang itlog ay bida tuwing Easter Sunday na kadalasang kinukulayan nila at itinatago para sa egg hunting ceremony. Ikaw, nakakita ka na ba ng double egg yolk sa isang itlog? Ano man ang iyong paniniwala tungkol sa double egg yolk sa isang itlog, ang mahalaga ay positibo pa rin ang iyong pananaw sa buhay. Dahil kung positibo ang iyong pananaw, magiging positibo rin ang kahihinatnan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment
sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.